delivering quality education, expanding access to learning, serving learners' learning needs, tackling challenges of the present time, supporting every learner's dream, reaching young Tagumbenos where they are today. From the music capital of the Philippines, advancing in the challenge of distance learning. Bringing you quality education straight to your home. Plug yourself in. This is DepEd TV. Tara na! Isang mapagpalang araw sa ating magigiliw na tagapanood ng mga mag-aaral ng Grade 11. Ito ang Lantaw Kompre, ang paaralang pantelevisyon ng DepEd, Division ng Tagum City. Ako po ang inyong lingkod, Binibining Joanne May C. Kaasi, ang inyong guro sa araw na ito mula sa Tagum City National Comprehensive High School. Samahan niyo ako sa isa na namang masagana at komprehensibong talakayan sa ating aralin sa ika-anim na linggo sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Subukan niyo mang isipin kung ano ang paksa natin. Mula nang tayo'y isinilang hanggang sa kasalukuyan, ito ang tugon natin sa anumang pagkakataon o anumang sitwasyon. Kahit tayo ay masaya o malungkot, nagagalit o may gustong mabatid, ito pa rin ang ating ginagamit, hatid ng ating puso at isip. Ito ay sumisimbolo sa ating kalayaan, kamalayan, at kulturang Pilipino. Ano nga ba ito? Tama! Wala na akong ibang maisip kundi ang ating wika. Kahit ano pa man ang ating wika, mayroon tayong tungkuling tumugon sa pangangailangan ng lipunang ating kinabibilangan at ibahagi ang anumang nararapat at makabubuti sa bansang malaya ang pananalita. Bago ang lahat, ito muna ang ating mga layunin. Pagkatapos ninyong mapanood ang video na ito, inaasahan na inyong una, nauunawaan ang kahulugan ng komunikatibong gamit ng wika sa lipunan. Pangalawa, natutukoy ang mga gamit ng wika sa lipunan na ginamit sa pangungusap. At pangatlo, nailalarawan ang tamang gamit ng wika sa lipunan bilang instrumento sa pag-unawa. Bago natin simulan ang ating talakayan, mayroon akong ilang mahahalagang panuntunan. Una, ituon niyo muna ang inyong oras, atensyon, at pang-unawa sa mga ibibigay kong alituntunin. Pangalawa, ihanda ang inyong kagamitan o mga sandata tungo sa pakikibaka tungkol sa pag-uusapan nating mga paksa. Kunin ang inyong papel, ballpen, at buksan ang inyong module sa pahina 2-3 at masigasig na sagutan ang bahagi subukin. Makinig, basahin, at unawaing mabuti ang sumusunod na sitwasyon.
tukuyin kung anong tungkulin at gamit ng wika ang isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong papel. Bilang isa, may ibinigay na takdang aralin ang iyong guro. Para masagot ito, kailangan mong magsaliksik sa pamamagitan ng pagkonsulta sa iba't ibang sanggunian tulad ng mga aklat at internet. A. Yuristiko. B. Impormatibo. C. Instrumental. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang A. Bilang pangalawa, nagtanong ka sa iyong kaibigan kung saan ang mabilis at madaling daan para makarating sa iyong pagkakampingan sa Laguna. Itinuro niya sa iyo ang tama, mabilis, at ligtas na daan papunta doon sa may nag-shooting. A. Yuristiko. B. Impormatibo. C. Instrumental. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang C. Bilang tatlo, gumagawa ka ng proyekto sa Filipino. Ito ay isang spoken word poetry. Nais mong ihandog sa iyong ina ang tula na ito sa kanyang kaarawan. A. Imaginational. B. Interactional. C. Personal. D. Representativo. Ang tamang sagot ay letrang C. Bilang apat, namamasyal ka sa isang parke. Maganda ang tanawin at maraming nagagandahang bulaklak. Gusto mo sanang pumitas para amuyin ang bango nito. Pero may nakita kang nakasulat sa isang paskil. Bawal pumitas ng mga bulaklak. A. Imaginational. B. Interactional. C. Instrumental. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang B. Bilang lima, may matalik kang kaibigan na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas. Gusto mong mag-bake ng cake para sa kanya. Binasa mong mabuti ang aklat ng recipe at maingat na sinunod ang bawat hakbang sa pagluluto. A. Yuristiko. B. Instrumental. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang B. Bilang anim, maagang pumasok si Tina upang magtungo sa silid aklatan. Nagtungo siya sa custodian upang magtanong kung saang seksyon makikita ang kanyang hahanaping aklat. A. Impormatibo. B. Instrumental. C. Yuristiko. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang B. Bilang pito, fiesta sa Barrio Caipit. Abala ang lahat dahil may mga agarang lutuin na dapat mailuto. Si Josie ang tagaluto sa bahay ni Aling Zenny. Nais niyang subukang iluto ang paborito niyang minudong Tagalog. A. Yuristiko. B. Instrumental. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang C.
Bilang 8. Si Mang Tony ay isang magaling na makata. Isa sa paborito niyang bigkasin ay tungkol sa pag-ibig na walang mali. A. Imahinasyon. B. Instrumental. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang C. Bilang siyam, si Carlos ay mahusay na manlalaro ng basketball. Dahil kilala siya sa kanilang eskwelahan bilang varsitarian, marami ang humahanga sa kanyang husay at galing sa paglalaro. Umuwi siya ng maghating gabi na dahil sa pag-iensayo. Napagsabihan siya ng kanyang ama dahil delikado na ang panahon. A. Imahinasyon. B. Instrumental. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang B. Bilang 10. Balikbayan si Ginang Rosie sa kanilang probinsya. Marami sa kanya ang bumibisita dahil sa tagal na hindi sila nagkita. A. Imahinasyon. B. Instrumental. C. Interactional. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang C. Magaling! Huwag mag-alala kung mababa ang inyong nakuhang marka dahil ito ay isang pasimula lamang na gawain. Bawat individual ay may sapat na kakayahang magamit ang isang wika na kailangang pagtuunan ng pansin upang sanayin ang sarili sa bawat tungkulin. May mga pagkakataong kinakailangang gamitin ang isang tungkulin sa isang sitwasyon. At may pagkakataon din na kailangang gamitin ang dalawa o higit pang tungkuling pangwika sa isang sitwasyon. Ano nga ba ang tungkulin ng wika? Ayon kay Holiday, sa kanyang Explorations in the Functions of Language na inilathala noong 1973, na ang mga tungkuling ginagampanan ng wika sa ating buhay ay kinategorya. Ginagamit ng pasalita at pasulat ang nasabing tungkulin. Pasalita man o pasulat, may kanya-kanyang gamit ang wika sa lipunan. Mahalaga ang nasabing mga tungkulin o gamit ng wika sa epektibong pakikipagkomunikasyon. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang mga gamit ng wika sa lipunan. Una, ito ay nabibilang sa instrumental. At pangalawa, ito ay regulatory. Ang unang bahagi ay instrumental na gamit ng wika. Ito ay ginagamit upang tumugon sa pangangailangan. Pangunahing instrumento ang wika upang makuha o matamo ng tao ang kanyang mga lunggati o pangangailangan. Ang maayos at matalinong paggamit ng wika ay nagbubunga ng malawakang kaayusan sapagkat hindi lamang ito nagagawang magpaunawa kundi pumukaw ng damdamin at kaisipan. Narito ang mga halimbawang sitwasyon kung saan ang wika ay nabibilang sa instrumental na paggamit. Pakiabot mo naman ang folder na nasa ibabaw ng mesa. Salamat! Maari ko bang malaman kung gaano katagal matapos ang proyektong ito? Ano-anong departamento ang kailangan kong daanan bago makarating sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador? Ang pangalawang bahagi ay regulatory na gamit ng wika. Ang regulatory naman ay wika rin ang kumokontrol o gumagabay sa kilos at asal ng tao.
Sa maayos at malumanay na gamit ng wika, inilalahad ng mga magulang ang kanilang pangaral upang mapanuto sa buhay ang kanilang mga anak. Obserbahan ang mga babala, karatula, o kautusan na malimit makitang nakapaskil sa mga pampublikong lugar. Narito ang mga halimbawa ng regulatory. Bawal pumitas ng bulaklak. Huwag gumamit ng ballpen sa pagsagot. Gumamit ng lapis. Basahing mabuti ang pangungusap bago mangatwiran. Bawal manigarilyo. Ngayon, malinaw na ba sa inyo ang gamit ng wika sa lipunan? Panoorin mo ang mga karagdagang halimbawa. Bawal pumasok ang walang face mask at walang face shield. Magandang umaga po, ma'am. Kukuha po sana ng module. Ano po ang pinito ng bata? Magandang umaga po, ma'am. Saan po ba ito ang grade 8 section Canseco? Thank you po. Sa puntong ito, ay titingnan natin kung naintindihan ba ninyo ang ating naging talakayan. Tukuyin kung anong gamit ng wika sa lipunan ang mga sumusunod. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong papel. Unang bilang, bawal umihi dito. A. Imahinasyon. B. Interactional. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letra D. Pangalawang bilang. Pakiabot mo naman ang aklat na nasa ibabaw ng mesa. A. Euristiko. B. Instrumental. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang B. Pangatlong bilang. Maari ko bang malaman kung gaano katagal bago matapos ang proyektong ito? A. Informatibo. B. Instrumental. C. Euristiko. D. Personal. Ang tamang sagot ay letrang B. Pang-apat na bilang, smoking area. A. Informatibo. B. Euristiko. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang A. Panglimang bilang, slow down school zone. A. Informatibo. B. Instrumental. C. Personal. D. Regulatory. Ang tamang sagot ay letrang D. Hindi pa tayo tapos. Ipagpapatuloy niyo muna ang sumusunod na gawain sa mga bahaging tayain. Bilang 6 hanggang 10. Basahin at unawaing mabuti ang mga nakalahad na sitwasyon. Tukuyin kung anong tungkulin at gamit ng wika ang isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa inyong sagutang papel. Ika-anim na bilang, pagsulat ng liham sa kaibigan. A. Regulatory. B. Instrumental. C. Interactional. D. Personal. Ang tamang sagot ay letrang B.
Ikapitong bilang, pagbibigay ng direksyon sa pupuntahan. A. Personal. B. Regulatory. C. Instrumental. D. Interactional. Ang tamang sagot ay letrang B. Ikawalong bilang, pagpapaalala ng ina sa anak sa oras ng pag-uwi. A. Personal. B. Instrumental. C. Regulatory. D. Interactional. Ang tamang sagot ay letrang C. Ikasyam na bilang, pagbibigay ng panuto sa pagkuha ng pagsusulit. A. Instrumental. B. Personal. C. Regulatory. D. Interactional. Ang tamang sagot ay letrang C. Pangsampung bilang, pag-uutos sa kapatid sa paghahatid ng pagkain. A. Interactional. B. Regulatory. C. Instrumental. D. Personal. Ang tamang sagot ay letrang C. Mahusay! Alam kong madali lang ang mga gawain na ito para sa inyo. Sa puntong ito, sagutan ninyo ang mga natitirang gawain ng inyong module sa bahagi pagyamanin, isaisip, isagawa, at mga bahagi ng tayain. At dito nagtatapos ang ating masaganang talakayan. Naway, marami kayong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muling pag-aaral sa pamamagitan ng telebisyon, hatid sa inyo ng Lantaw Kompre. Ito ang inyong likod, Binibining Joan May C. Kaasi, na nagsasabing, laging tandaan ang gamit ng wika sa lipunan. Kahit anong uri pa ito, isaisip na ito ay mahalaga sa pang-araw-araw na gamit, kahit pang-akademiko o sa praktikal na larang. Ito man ay instrumental kung saan maipapahayag ng isang tao ang kanyang mga pangangailangan at gustong sabihin. At regulatory na may kakayahang maka-impluwensya at makakontrol sa pag-uugali ng iba. Kahit alinman sa dalawa, sanayin ang sariling hindi makasakit ng kapwa sa bawat salitang manggaling sa ating bibig. Dahil ito ay mula sa kaibutura ng ating puso't isip. Lahat tayo ay may karapatang magsalita, pero lahat tayo ay walang karapatang manira. Paalam!